Good morning mga kahito. Yung bumili sa atin kanina ng ano ng mga fingerlings, sinamahan natin mga kahito para makita din natin yung butas ni Boss Bubong. So ito na yung butas niya mga kahito. So, ilang square meter to Boss Bong? Kasukat ni pa na dito orang kaya ni mga otso ba? It otso no? So niya ang kalak doon. Race. Oh, kapala, eight, tulog ang kapala mo eh. 8x3. 8x3 mga kahito. Tapos, yung mga fingerlings na in-stack natin dito, 1,722 fingerlings ang ilagay. So, ito, trial din ito ni Boss Bubong mga kahito. So, malawak yung location niya. So, balang araw, baka ito na mag-concentrate na si Boss Bubong sa, ano, sa hito. Mag-alaga kasi nakamaganda sa hito. Mga kahito, walang ESF, walang ubo, walang sipon. Hindi kagaya pag mag-alaga tayo ng baboy, matamaan ang ESF. So, 6 feet below the ground. Kasi hindi man natin mabibinta yan. Pag manok na naman, ubo, sipon. Pag tumama, lalo na ngayon, medyo makulimlim yung panahon, ulan-ulan, impas. Oh, bili ka ng gamot tapos mamatay din lang. So pinakadabis talaga hito. Kasi yung hito hindi kagaya ng ibang tilapia na pag medyo marumi na yung tubig, mahina na yung oxygen. Hindi kagaya ng hito na kaya niyang huminga kahit walang tubig. So hindi siya hasil na alagaan. So kaya naisipan ni Boss Bubong na ano, mag alaga ng hito. So hanggang baywang ni Boss Bubong yung lalim. So yan, tamang-tama na yan. Tapos may tubod ito mga kahito. Doon sa unahan, may malaki silang source doon na tubig na parang malaking fish pan na doon siya kukuha ng tubig papunta dito sa butas mga kahito. So in terms of tubig, walang problema, unlimited yung tubig mga kahito. Kasi yan ang pinaka-importante na ano, na mag-alaga tayo ng isda, dapat may source talaga sa tubig. Kasi pagdating ng panahon, mag-il ninyo, so saan tayo kukuha ng tubig? Paano na yung mga alaga nating isda? So bago tayo mag-alaga ng isda, dapat uunahin talaga natin yung source ng tubig mga kahito. Kasi tubig ang buhay ng ating mga alagang hito. So, Boss Bong. Talo na da. Yan. Sige, alalayan natin. Sige na, okay lang Boss Bong, okay lang. Ayan. Pwede mani unya ng asin, Boss, no? Pwede na po unya. Eh, good man ang tubig, ikan man na sakuan. Tubod. Dali ra kay ni sarap po, muskit. Good luck sa inyo mga fingerlings. Ayan. Nice. Yan, tumba din yan. Okay. Taas kasi lang daganan ba? Yan. Diyan pinag-iingon niya. Sakuan daw pating taasan sa kalinan? Oo. Pataas siya. Oo. Kanal daw, kanal. Advantage po ba yung kinakbos mo?
Kay, apa ko na sila rito? Lami na kailang dagan, anak. So, masaya yung mga hito natin kasi malawak yung lalanguyan. Ayan. Ayan. Dito na, masaya na sila mga kahito. Ako kom nang palahan ya bos kanalan. Oo. Dungagan ang pati dito. Dire dungaga pilapil bos bong. Kung kusog ang ulan, ngano mo abot dire ang tubig? Asa. Dire? Amo Amo lapaw dire na. Ah. Na drain. Na drainage. Oh. So okay siya. Nani ra fermentay ko siya. Ano na dapo? Paits te kay Busbong, wapo imong location din he. So maganda yung location ni Busbobong kasi malawak. Ilang hektarya dito Busbong? Mga dire ang ulay plant. Upat. Upat. Kasi dati, ang produkto dito mga kahito dito sa amin, sa Davao del Norte, sagingan, yung banana cabindis export for China. Kaso yung may sakit kasi ngayon sa banana industry na yung Panama. So hirap na sa mga grower mga kahito kasi hanggang ngayon, wala pang gamot kung ano ang dapat igamot sa yung sakit na Panama. Panama disease. So naisipan ni Boss Bubong na ano, na mag-divert ng hito. So ito ang trial ni Boss Bubong sa pag-aalaga ng hito. So 100% to mga kahito, successful to. Kasi may malaking source ng tubig. Tapos hindi siya, madali lang siyang alagaan. Hindi problema talaga mga kahito pag mag-alaga tayo ng ano, ng hito. 4 hectares malawak. Kahit isang ektarya lang kasi yung isang ektarya na hito, yung income ng isang ektarya na hito kumpara mo sa 10 hectares na palayan. Parang yan ang parang matatalo pa nga yung ano, matatalo pa ang income ng palayan na 10 hectares ikumpara mo sa income ng isang ektaryang hituan. Oh, wala yan sa ano. Wala yan. Mahina ang income ng palayan kumpara mo sa hito. Ito ang nakadabis mga kahito. Ito na mga kahito sila, oh, masaya na sila. Yan. Malawak yung ano nila. Yung bahay. Ilang days ito natapos, Boss Bong? Apat na araw. Massive na pagtatrabaho mga kahito. Palakasan. Oh, palakasan lang 'to. Magkapira kami ni Boss Bubong kung sino makauna sa amin maka-champion ng loto, bibili kami ng bako.
para hindi na magpalapala. Mahirap mga kahito, ito pala lang to. Kung may bakho, ito maliit. Hapdi lang to mga kahito. Titirahin ito ng hapdi. Ayan. So kayo dyan, bago pa lang nanonood sa ating YouTube channel, pag maisipan ninyong paano mag-alaga. So dito sa akin, tinuturo ko paano magpaanak, paano mag-alaga. Madali lang talaga mga kahito. Importante may budget tayo. Kasi pag mag-alaga tayo ng hito, ito ang itanim nyo sa isip mga kahito. Hindi tayo mag-alaga ng hito na based sa ating budget, sa ating bulsa. Kundi mag-alaga tayo ng hito based sa budget ng kailangan ng hito para hindi tayo magka-problema sa pagkain. Kasi pag budget mo kunti lang, anong mangyayari sa ating hito? So, mag-alaga tayo ng hito, may itinabi tayo na budget talaga sa kanila, na ito talaga ang kailangan nila. So, yan ang una nating gagawin mga kahito. Para hindi, kung anong tawag dyan sa Tagalog, yung mapasmo mga kahito. Mahirap na pag yung hito mapasmo. Anong mangyari sa atong sa ating hito? So, kailangan may pagkain talaga tayong itabi para sa kanila. Kung mag-alaga kayo ng, kunwari, alaga kayo ng 15,000 pieces. So, dapat may budget ka para sa 15,000, para sa kanilang pagkain. Yan, hindi tayo mag-alaga na yung budget lang sa ating bulsa. Dapat budget ng ating mga alagang hito. Doon sa unahan mga kahito, nang doon yung malawak nilang source sa tubig na parang fish pan. O yun, tumalon. Bosbong, may nakita na akong tumalon, Bosbong. Tumalon siya ba? Parang lumipad. Masaya na? Oo, masaya. Masayang masaya. Bosbong, may dinala akong pagkain, Bosbong. Try mo daw tapunan ng pagkain, Bosbong. Tingnan natin kung kakain. Kakain ba to sila? Pero sa tingin ko parang ilan lang siguro kung may magkain man. Kasi medyo ma-stress pa to sila. Ayan, masaya na sila oh. Oh, ay, tumalon doon pa bong oh. Parang flying fish. Lumilipad. Ayan. Kain, kain sila? Gutom na. Tingnan natin kung makikita ninyo mga kahito. Yan. Gutom na daw. Ganyan talaga magpakain mga kahito. Huwag mong itapon sa isang lugar. Kasi territorial tong mga hito natin. Yung ibang hito, nang doon lang sa dulo, hindi na yan magpunta dito mga kahito kasi matatakot yan sila na baka may mas matapang sa kanila, kakainin sila doon. Kaya tayo talaga ang magpunta doon sa dulo para bigyan natin sila ng pagkain. Hindi natin ilagay yung pagkain sa isang lugar lang. Dapat saan yung may space, lagyan natin mga kahito. Kasi ito ang tanda na natin, na territorial talaga itong mga hito. Oh, masaya na sila oh. So kung kayo po ay bago pa lang sa ating YouTube channel, please subscribe. Tapos huwag niyong kalimutan i-click yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating mga tips na ibigay dito sa ating YouTube channel tungkol sa paghito mga kahito. So hanggang dito na lang at saka God bless sa ating lahat.